Magbayad NGDU. Gamit Angus. O ayan, isang magandang araw na naman po sa inyo mga ka-idol. Muli po, ito po si PJ Galakan, ng inyong ka-cryptocurrency trader, negosyante, madalas, komedyante, ngayon, vlogger na rin. Alright, ito pong vlog natin na ito ay para sa mga member ng personal collection na gustong magbayad gamit ang kanilang GCash. Magagamit po nila ito especially kapag malapit na mag-due date yung kanilang account. Or naman malapit the date na due date na po nila ay pwede na lang mabayaran ang kanilang mga due date kahit na po hindi sila pumunta sa opisina. Ang maganda po noon, hindi po sila mag-overdue. Okay, ang kailangan lang po natin para mabayaran natin ang ating due date sa personal collection gamit ang GCash ay yung ating resibo. Kailangan nyo lang pong hanapin dito sa inyong resibo yung nakalagay dealer's code. Ito pong dealer's code. Yan. So, ang tawag po rito ay Conso ID. Yung nasa baba po niya, meron po siyang 10 to 12 numbers. Yun po yung isa sa mga importante nating numbers, yung pinaka Conso ID po ng ating membro. Yan po ang ilalagay natin mamaya sa GCash. Okay? So, patuloy natin. Ngayon po, pasok po tayo sa ating GCash. As you can see po, meron po akong 2,600 na balance. Tapos, meron tayong babayaran na customer natin na due date niya na ngayong araw. Pero hindi siya makakapunta sa office. So, babayaran natin siya through GCash. May nagtatanong sa inyo kung pwede bang ibang GCash ang gamitin. Pwede po kahit hindi po nyo sariling GCash ang gamitin nyo. Provided na ilalagay nyo po lahat ng requirements o lahat ng details. Lalong-lalo na po yung ating Conso ID na natatagpuan sa ating resibo under ng dealer's code. So, wag na wag po natin kakalimutan at yung ating pangalan. So, ganito po. Pasok lang po tayo sa ating GCash. Hanapin po natin yung icons na bills. Alright, so asa na ba yun? Ito yun, ito. Okay, so pag-click natin, papasok po siya dito. Pupunta naman tayo sa Payment Solutions. Click lang natin Payment Solutions. Then, search natin si Personal Collection. Okay, pag nakita na natin po si Personal Collection, i-click lang po natin siya at ilagay po yung ating total amount due. Kung tatlong resibo po yan, i-add lang po natin. Lagay natin dyan. In my case po, meron kaming babayaran na 2,240. Then after that, ilagay po natin yung ating Conso ID. Yung po yung nasa resibo natin, nakalagay dealer's code. Ang kukunin lang po natin doon yung 10 to 12 numbers na ating Conso ID. Then ilagay po natin yung ating name and yung ating email address. Pero optional lang siya. Pero mas maganda po na nilalagay yun. Kasi pag meron pong email address, may sinisend po sa atin si PC, parang online receipt. Huwag din po natin kakalimutan na meron din pong service charge na o service fee na 15 pesos. So once done na po, pakiclick na lang po yung next. Then after that, meron pong lalabas na parang mini pop-up window. Ang click nyo lang po, no, yung no just pay bill. Yun po ang piliin natin kasi may additional payment pag nag-just kayo. So, pag-click na natin. So, lalabas na yung details. So, mamimili lang kayo kung GCash or GCredit. Kung open na yung GCredit nyo. Pero kung GCash, yung actual na cash na ng GCash nyo, yun po yung gagamitin natin. So, yun. So, pag-click natin, click mo lang po yung confirm. Then, puproceed na po siya. Ayun lang natin ng konti. And, yan! Bayad na po tayo sa personal collection gamit ang ating GCash. Para mas maganda, screenshot nyo na rin para meron kayong parang file copy. Then, kung may email address po, masisend din po yung details ng inyong payment, ng inyong online payment sa inyong email address. So, yan po. Ganun lang po kasimple magbayad ng ating due date sa personal collection gamit ang ating GCash. Ang kagandahan po neto,
Kung due date mo ngayong araw, basta nagbayad ka ng 11 o'clock, 11:30, ganun, papasok pa rin siya. At ang kagandahan nun, hindi ka overdue. Pero yung posting po ng inyong payment, kinabukasan pa or sa susunod pa na araw. Pero sa nakita po namin na transaction, trinay namin, hindi po kami nag-overdue. Oh, ayan! Sana po may natutunan po kayo sa aking vlog for today, lalo na po sa mga personal collection dealers, members, group managers, at mga directors ng personal collections. So, muli po, ako po si PJ Galakan, ang inyong ka-cryptocurrency trader, negosyante, madalas, komedyante, ngayon, vlogger na rin. Bye-bye!